laging ginagawa ko, no. Everyday is a learning day. Kailangan meron kang matutunan. Ang sarap-sarap sa pakaramdam na may natutunan ka ngayong araw na to. Parang ganun. Bago ko simulan yung content na to, happy 4,000 subscribers! Sa patuloy niyong pagsubaybay, panonood ng aking mga kalokohan na vlog, alam nyo, itong content ko, alam nyo naman sa patagal ko na mga subscriber. Maraming kaharutan, maraming kalokohan, pero may aral din. Di ba? Yan. Kung papansin nyo, nasa office ako araw ng Sabado, kahit dapat wala naman talagang pasok. Kaya lang pinapunta kami dito kahit wala masyadong gawa. Pag Sabado, libre ako, wala akong ginagawa. Check lang ako ng email. Nakapag-check na ako ng email. Tumtali yung boss ko. Mamaya pa daw papasok. Alauna ng hapon. Kaaga-aga pa nga. Alas 8 minutes pa lang. Pero alas 9 ang timing ko. Yan ang ginagawa ko pag may vlog ako. Pumapasok ako maaga-maga para makapag-vlog. At nasa ka naman yung susi. So wala pa yung mga kasama ko. Dati, 2 days ang off ko. Sabado tsaka Friday. Kaya lang, pandemic, buwan na walang pasok, tapos, ayun, parang kinukuha na lang kami ng araw. Okay lang yan, at least may pahinga ako. Alam nyo ba, kahapon pahinga? Di ba nakapagpahinga ng maayos? Alam mo, sa sobrang pagod ko, nag-vlog ako kahapon, gabing-gabi na, gumising ako tanghali, naglaba, naglinis, nagpispis, nagbaldiyo ng kasilyas, kusina, kwarto, nakatulog ako. Nakatulog talaga ako. Kung ano yung suot ko nung ako naglaba, yun parang grabe. Alam mo yun sa sobrang pagod mo, yung ganito mo, yung planggana ko nasa paanan ko. Sobrang pagod ko. Tapos hawak-hawak pa yung cellphone ko, grabe. Ang sarap ng tulog ko. Tapos pagising ko, ano ba yan? Alas 7 na ng gabi. Yun, naligo ako, tapos nag-vlog. Okay. Dahil 4,000 subscriber na po tayo, ang content po natin, as usual, makikita nyo dito sa title, sa pamagat. Pero makikita nyo, marami nagtatanong sa akin, bakit daw ako nakapasok sa Saudi Arabia? Bakit daw ako nakapag-apply sa Saudi Arabia? Bakit daw ako naging manager kung ako ay high school graduate lang? Oh, come on. Bakit nga ba ang isang high school graduate na tulad ko ay nagkaroon ng posisyon na manager? A big question mark sa marami nagtatanong bakit at saan ako nag-apply. Actually, nasa 10 ang nagtatanong sa akin, nagpa-private sila. Saan daw ako nag-apply sa Saudi Arabia? Paano ako nakapag-apply? Ano ang aking nagastos? At saan ako nagpupunta? I-share ko sa inyo dahil marami na nagtatanong nito, kaibigan ko sa Zona Batangas. Okay, umpisahan natin. Ako po ay hindi nakapag-college. Nag-try po ako mag-college pero first year lang hindi po ako nakatapos. Pero noong ako ay nag-start na mag 18 years old, 18 talaga, alam nyo ba sa edad is 8? Huwag natin isama yung ano, edad 7 hanggang 16. Talaga nagtitinda ako niya, alam nyo na. Yung ice cream stick, edad sa palengke, sa sabong nagtitinda. Pero mula nung 18 years old hanggang ngayon, can you imagine? Ako po ay 15 years na po sa retail industry, sa mga damit ako. Pero bukod pa yung food industry, ang unang-una kong trabaho talaga ako ay nag-Mr. Donna. In-charge po ako dyan sa Superview. Konting short story lang. Tapos nakaisang taon lang ako doon. Tapos after a year, nag-apply ulit ako sa... Alam nyo ba, nag-janitor din ako within 3 months. Pero hindi yung in-applyan ko. Pero hindi ko itinatanggi yung proud pa rin ako. Alam nyo yung mga trabaho ganyan marangal. Basta may sahod ka, healthy ka, mo. Kaya lang, hindi ako masaya sa ginagawa ko sa trabaho ko sa pagiging janitor. Kasi, noong nag-apply kasi ako bagger. Ula-ulaga ako eh. Nag-apply kasi ako ng bagger sa ano, sa Royal Mall, Exit Malinta. Ngayon, ang nakalagay doon, now hiring. Kulay-kulay yung uniform, tapos jeans. Nagtanong ako sa security guard, ula-ulaga nga ako noon eh, probinsyano kasi. Sabi ko, saan po ba yung applyan? Akala nung guard dyan sa fourth floor, sa Royal Mall, sa Valenzuela. Ang ina-applyan ko ay janitor. Itinuro pa naman ako sa taas fourth floor at parehas na kulay blue ang gate.
ka. Sabi nung nasa office doon, pumunta daw ako sa Biputan. Diyos ko, napuntahan kong office. Agency pala ng mga janitor. Ay, nagbayad na ako, nag-requirements na ako. Yung alam, may excited. Sabihin nyo ng ulaga, talagang nagkamali ako. Pinasukan ko na, dapat ako nga kay Apple, ano, i-bagger ako sa value point. Yung kinuha ko lang yung pag-gastos ko, tapos nag-apply ako sa Mr. Donald. Naging masaya ako, naging marami akong kaibigan, kaya lang, sinundo ako ng kapatid ko, yung Kuya Joel ko, dahil nagkakasakit ako dahil ang 5-5. Ang sahod ko pa noon, 2005, 2006, ay 180 pesos ang minimum. Short story. Punta na tayo sa pag-abroad. Nag-apply ako sa... Nagkatrabaho ako sa SM City, Lipa. Humahawak ako ng apat na brand. Sabella, XVC, Occasion, The Big Shop. Nag-customer ako dalawang babae. Closing time. Ay magaling ako sa CUDA. Ngayon, nasabi niya sa akin, nagdaot yung mag-apply ng Saudi Arabia. Yung pala, yun yung CDK na agency. Okay. CDK, ito po ay matatagpuan sa Ermita, Manila. August 8, 2009, first interview ko, ako po ay hindi pumasa. Yun ang landmark international company. Yun ang unang-una ko company. Kaya lang hindi pa ako bumagsak. After 10 days, meron ulit ako interview, sister company nila. Ito ang nagpalis sa akin. Gulf Horizon. Ito ay sister company ng CDK sa Ermita. Magkatabi lang sila. Sa taas siya ng Jollibee. Plaza Hotel. Yun, kung naman nagkakamali. Yun, nakaalis ako. December 8, 2009, nakaalis ako. Wala akong binayaran dahil sa rent deduction 3 months. 300 reals. 10,000 pesos. Nagkasas lang ako ng pang-medical. For your info, at gusto ka rin maging magpakatotoo, alam nyo ba ang aking sahod noong, mas malaki pa ang sahod ko nung ako ay supervisor sa SM Lipa, pero tinanggap ko kasi opportunity. Ang sahod ko noon ay nag-supervisor sa SM Lipa. In one month, umaabot ng 15,000. Tapos may libre pa akong bahay sa Lipa office. Tapos nilalakad ko lang. Nakakasave talaga ako. Nung ako ay nag-Saudi Arabia, ang sahod ko ay 1 tula ang ho. 1,200 real noon. Dahil kanapyan ko na ng salesman. Parang 16,000 pesos lang din. Pantay lang. Tapos, nakaabot ako ng 2 years and 7 months sa Landmark Company / Concert. Nag-resign ako dahil napunta ko nga dito sa H&M. Yun. Nag-apply ako sa H&M direct. Dito mismo. Dahil dun sa Mall of Daran Alcobar, Saudi Arabia. Ako ay naging BM in charge ng Iconic Center Point. Same company Landmark. Katabi ko ay H&M sa gate number 9. Mall of Daran Alcobar, Saudi Arabia. Yung may Pilipino doon na manager din, visual, naging kaibigan ko. Ayun, nag-apply ako doon direct. Sa mga nagtatanong po sa TikTok, hindi ko ayun release visa. Direct ko iyon. Iba yung direct sa release visa. Yung direct, nag-apply ako dito, natanggap, daladala ko yung kontrata ko, umuwi ako ng Pilipinas, doon ako nagpa-medical, wala akong ginastos, tapos, medical lang, within 3 weeks, balik na ako dito, start. Yun ang direct. Yung release visa, ganito yun. Halimbawa, ako, ngayong company ko, tapos na ako kontrata ko, a-apply ako sa ibang company, natanggap ako doon, hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Yun ang tinatawag na release visa. Okay? Ano ang pagkakaiba ng direct sa release? Sana naintindihan nyo po. Okay? Ngayon, di na tanggap ako. Dito, nagtrabaho ako visual merchandiser within 2 months na-promote ako visual merchandising supervisor. Humawak ako ng 4-7 tindahan sa Dammam, Saudi Arabia. Nag-training po ako sa Morocco, Africa. Aram niyo yan, in short lang, gusto ko lang kaibigan ng konting istorya. Pagbalik ko ng Morocco, Africa 2015, na-promote ako bilang visual merchandising manager. Yung doon ako dati, ang trabaho ko ngayon ay
red, which is nautical, yung white, beige and brown, forest, yung mga ganyang story. Kasi pag ikaw visual, alam mo dapat yung story. Hindi story ha, story ng buhay mo, hindi yung story ng damit, kung white-green ba siya, ganyan, blue-black, ganyan, mga story ng palette. Ngayon, dito sa office, ako yung nagtitrain sa mga tao. Pero, minsan, pag kailangan, nag-a-hustle pa rin ako sa mga tindahan. Pag may mga visit, tsaka pag may mga bagong nagpapagawa sa amin, yung mga bagong client, pinubuksan, tapos nag-supply din kami ng mga manikin sa factory, mga order sa mga tindahan. Ayan. Ako, ba't ko nga ba na rating ang posisyon na to? Ba't ako naging visual merchandising manager? Kahit ako ay high school graduate lang. Alam nyo, mga kabataan dito sa Saudi Arabia, hindi ako graduate ng college para maging manager, hindi. Dahil dito, talo ng experience, talo ng karanasan, yung tinatawag mong papel. Totoo yan. Totoo yan. Dahil marami dito, hindi lang ako, kahit high school graduate ka, pwede ka maging manager. Dahil sa iyong experience. Diba? At ang unang-unang tanong sa akin, naalala ko nung ako ay nag-abroad, kaya ako ina-apply pa rin hanggang ngayon, kaya ako masaya. Why are you working abroad? Yun ang unang-unang tanong sa akin nung ako ay bumagsak sa interview yung August 2009. At itinanong ulit yun sa akin doon sa pangalawang interview ko. Alam nyo ba, nung tinanong sa akin yun, ako proud na proud talaga ako. Kasi, kumbaga, why are you working abroad? Tinatanong ko rin yan sa mga staff ko na kanina sa Belia. Yung employer, alam nyo ba ang ginawa? Tumayo siya. Sa body language, naiintindihan ko siya. Sabi niya, kunin nyo to. Ilagay nyo to agad direct sa employer. Ang saya-saya, kasi ang sagot ko ganito, why are you working abroad? Honestly, ito sagot ko. I'm not stupid. I'm not stupid if I will not tell you about the money or income. The first thing that I think why I'm working abroad is for experience. Working with other people that I've never worked with. Oh! English yun! Yun talaga ang sinagot ko, talagang hindi ko makakalimutan. Kaya, yung experience na yun, nandito, kaya ko sinasabi. Dahil, ang dami kong natutunan, ang dami kong workshop, ang dami kong training, talagang pumasok talaga dito. Kaya, yung araw-araw na ginagawa ng Diyos, pati yung trabaho ko, huwag niyong sasabihin na, ano ba yan? Naiinip na ako. Ano ba yan? Lagi ginagawa ko. No. Every day is a learning day. Kailangan meron kang matutunan. Ang sarap-sarap sa pakaramdam na may natutunan ka ngayong araw na to. Parang ganun. Tapos, araw-araw, huwag kang papayag na hindi ka nakakapag-share ng knowledge sa mga tao mo, sa mga katrabaho mo, kung ikaw ay isang manager. Tsaka huwag kang panghinaan. Yun. Tsaka alam nyo, matatago talaga tayo dito sa Saudi Arabia ng stress, pressure, yung salitang inip. You need to believe in yourself. Yung lagi sinasabi ko sa mga team ko para lumakas yung loob mo. Ano pa yung isa? Yung knowledge na meron ka, kailangan sinishare mo din yan sa mga team mo. Kasi if you have a knowledge, you have power. And if you have power, you have money. And if you have money, ewan ko lang kung totoo, it's a cost. Ibig sabihin, expensive. Papadala mo na yan sa Pilipinas. Ubus na ang pera mo. Yun. Maraming salamat at na parang shinare ko lang yung buhay ko dahil yung story ako paano ko nag-abroad tsaka kung anong narating ko na ngayon. Maraming salamat sa pag-subaybay sa akin. Huwag nyo kakalimutan lagi mag-like, comment, subscribe. Share nyo na rin para ma-monetize ako. God bless!